Magandang araw po mga Pinoy Technician ng Pilipinas. Ang nasa harapan natin ngayon ay charging system o charging refrigerant. Tatalakayin muna natin yung about high side kasi nakikita ko kadalasan sa mga Pinoy Technician o kahit taga ibang bansa, hindi na ginagamit yung high side pressure. Mali po yun kasi ang high side pressure natin ay napaka-importante. Kasi ang high side pressure natin, dito natin malalaman kung ang ating high side ay nakalagpas na sa minimum maximum pressure ng isang system o nasa critical pressure na po ang ating pressure. Critical na po pag ginamit natin tong high side natin, dito natin makikita. Kasi po kadalasan natin kadalasan kong nakikita sa mga nagkakarga ng freon sa tinatawag o refrigerant, katama, ang low side lang po ginagamit. Kasi hindi daw to mahalaga. Mali po 'yun. Mahalaga po ang high side pressure natin. Kasi hindi natin malalaman yung ating high side o ating compressor ay sa operation niya, kung nakapagsalita lang ating compressor ay masasabi niya na tama na po yung pressure na kinakarga nyo. Kasi hindi natin malalaman kung critical na pala, halos mamatay na yung ating compressor o mabilaok ka na dahil sa dami ng pressure na kinarga natin pag hindi natin ginagamit yung high side. Ito lang yung low side ginagamit natin. Mali na mali po yun. Kasi may ibang kaso kasi pag nagbe-bracing tayo, nasubraan natin sa apoy, mas marami tayong mabubuo na carbon. Yung capillary natin, example sa window type, yung capillary natin, ang dalawa noon o isa lang may carbon na naka example 3-in-3 papuntang booster ng evaporator 3-in-3. Paano pag na itong dalawa na barahan, ito lang isa yung dumaloy, mapapansin natin yan pag yung booster niya mag-aayos yun. Pag walang bara, mag-aayos yun dun sa in ng evaporator. Paano pag wala? Hindi natin malalaman kasi hindi natin ginamit yung high side. Malalaman lang natin kasi yung low side, kahit kinargahan mo, back to zero pa rin yung basa ng gauge niya. Back to zero. Hindi mo alam yung compressor mo. Parang mamamatay na sa dami ng PSI na kinarga mo o pressure na kinarga mo. Kaya importante po tong high side pressure kasi doon mo malalaman kung okay pa ba yung compressor mo. Kasi pag nasobrahan to ng PSI na kinarga mo o pressure na kinarga mo sa ng refrigerant, mamamatay itong compressor to mo. Hindi magtatagal yung compressor mo. Kasi nga hindi mo ginamit tong high side mo. Hindi mo ginamit yung high side mo. Ito lang low side mo. Karga ka ng karga. O okay ang karga. Pero hindi mo alam ang basa ng high side. Nasa critical na pala na pressure 'yun. Ang titirahin nun, yung compressor mo. Madaling masira yung compressor mo dahil ang yung normal operating temperature ng compressor mo, sobra na pala, sobrang init. 212 na boiling temperature na ng tubig. Pag pinatakan mo ng tubig yung tubo, magbo-boil na yun kasi hindi mga ginamit yung high side pressure mo. Mali na mali po yun, mga Pinoy Technician ng Pilipinas. Dapat gamitin mo ang low side, gamitin mo rin ang high side para mabasa mo yung
maximum minimum pressure ng ating system o critical pressure para malaman mo na yung compressor mo okay pa ba sa kinarga mong pressure ng refrigerant. Yan lang po ang tatandaan nyo para magtagal yung trabaho nyo at maging successful technician po kayo. How to be successful technician? Knowledge, skill, attitude at saka experience. Knowledge, skill, attitude at saka experience. Yan lang po mga pinitechnician. Sa susunod na video, tatalakayin muli natin to, yung system ng ating mga unit, kung ano ang don'ts, ano ba tawag dun? Basta, yun lang po. Maraming salamat sa panonood. At good deeds, good karma, Pinoy Technician ng Pilipinas. Bye-bye!